Yeto na ang mainit na pinag-usapan sa mundo ng boxing sa bansang Japan. Pagkatapos raw na iligpit ng undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue ang challenger na si Terence Jean Duwaini, sino ba ang isusunod na makakalaban ng The Monster? Kaya naman, ang Japanese media ay may malaking pasabog kung sino nga ba ang isusunod ni Inoue. At alam niyo ba mga kwento na may Pinoy na mandirigma na naisali nila? Teka, sino kaya? Ito po ang mapinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Bago ang lahat ay may malagang paalala lamang si Mr. Kwento. Kailang lahat ng mga ibinabagi ng mga balita ni Mr. Kwento ay lahat po ay may solido at legit ng mga pinagbabatayan. Si Mr. Kwento ay nagbabahagi lamang sa balitang aking nakalap at hindi po gumagawa ng kwento o peking mga balita. Kung fake news pa rin para sa iyo na may legit na pinagmulan, nasa inyo na po yan. Nag-aalab sa bansang Japan ang usapin ngayon at tungkol sa kanilang national treasure kung maituturing na boxing superstar na si Naoya Inoue. Kung sino-sino nga ba ang isusunod ni Inoue pagkatapos kay Duwaini. Ang mga Hapon ay talagang malaki ang tiwala nila na hindi kayang ma-upset ni Duwaini itong si Inoue. Kaya sila ay namimili na kung sino nga ba ang isusunod ni Inoue. At magugulat ka sa bandang huli mga kwento dahil may nabanggit sila na boksingerong Pinoy. Well, batay sa Japanese media ay may top 3 sila na tila ba magpapaligsahan dito. At ito ay sina Morojan Akmadalip, Sam Goodman at Alan David Ray Picasso. Dahil syempre, batay sa world rankings ang tatlong ito ang nangunguna. Pero itong si Picasso mga kwento ay may laban na. Kontrayan kay Azat Hovianishan. At itong si Goodman naman ay buhay atras at sa ngayon ay may injury sa kanyang kamay. Kaya ang pwede ay itong si Akmadalib na lang. Si Akma sana ang makakalaban ni Inoue. Pero mas pinili ni Inoue itong si Duwaini. Pero may takas pa rin ba itong si Inoue kay Akma na mandatory sa World Boxing Association o WBA? Dapat bang baklasan ang titulo itong si Inoue dahil hindi pumalag kay Akma? Pero sa kampo ni Akma mga kwento ay hindi rin nila gusto na mabaklasan itong si Inoue ng titulo. Dahil sa ngayon ay malaga nga para sa kanila ang belt. Pero kapag mabakante ito, alam nila hindi malaking kikitain nila kapag hindi si Inoue ang makakalaban nila. Kaya mas gugusin pa nila na si Inoue ay hindi mababaklasan. Maghintay lamang sila. Kaya naniniwala ang Japanese media na talagang parang bulating inasinan itong si Akmadalib. Pagkatapos yan, nailigpit ni Inoue itong si Duwaini. Dahil gagawin talaga nila ang lahat-lahat para makuha nila ang pwesto na sila na isusunod ni Inoue. Well actually mga kakwento, payag naman itong si Inoue ni sa Akma ang kanyang makakaharap. Pero gusto lang ni Inoue ay sa Japan ang laban. Pero itong si Akma, gusto niya na hindi dapat sa Japan dahil pwede naman sa Amerika, Saudi Arabia o sa Inglaterra. Pero hindi pa rin pumayag itong si Inoue. Kaya isa rin ito sa dahilan bakit si Duwaini ang kanilang kinuha. Dahil game na game itong si Duwaini na lalaban sa Japan. Kaya dahil itong si Inoue ay mananatili pa ng 2 taon sa super bantamweight, kung hindi magbago ang kanyang isipan. Ibig sabihin na sa super bantamweight pa siya sa taong 2025 hanggang taong 2026. At ayon kay Inoue, gusto niya na 3 times a year siya na may laban. Kaya ibig sabihin, sa 2 taon, 6 na mga top contenders ang harapin ni Inoue. Kaya naman, hindi naialis nila ang banggitin ang isa sa pangalan ng ating kaubayan ng mga Japanese media sa 2 nirekomenda nila at sinabi nila na nire-rekomenda nila itong si Liam Davis, ang makaharap ni Inoue. Dahil may istilo ito na magkatulad kay Akma at kilala din ito sa kanyang mga laban na nakakakaba o nakakapanabik. Habang ang isa naman ay ang angas ng Pinas sa si Casimero na kilala para sa kanila sa karakter ng ating kababayan. Pero ayon sa Japanese media, ang 2 kasama na ang ating pambato ay tinawag nila ng mga dark horses o mga hindi inaasahan sila pala ang mananalo sa laban o mga unexpected winners. Mga kakwento, dahil 6 pa na top contenders ang harapin ni Inoue sa super bantamweight division, hindi natin alam kung kailan harapin ni Inoue ang pambato ng Pinas. Dahil kung sa taong 2026 pa ay 37 anyos ang angas ng Pinas dyan at si Inoue ay 33 anyos naman. Pero pwede itong mapadali. Depende yan sa may ipapakitang performances ni Alas sa paparating niya ng mga laban. Dahil promoters at money talks kagad yan ang kinakailangan. Ang promoter ni Inoue at Alas ay puro mga Hapon. Sino ba ang ayaw kumita ng limpak-limpak ng mga kikitaing milyon?
ikaw ang makikwiyawa. Onsya na. Onsya mo na. Onsya na. Jididits, du-du-du-du-du. Chinko limo, limo niya. Oli wa siya, limo. Oli wa. Oli wa. Paling gato. Diyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Artemio Bernales, kikakwentong Capricorn, kikakwentong Victor 3 Moto, at kakakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan, at abangan niyo na po ang ating susunod na video, at dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.